Mga kapuso, nagbabalik ang mornings with GMA Regional TV. Tunay na diwa ng Semana Santa, alamin. Makakasama natin live si Jasmine Gabriel Galban mula sa Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist. Makakapanayam niya doon si Resident Deacon Reverend Gerald Jimenez. Jasmine? Joanne, sa mga oras nga na ito ay meron ng mga aktibidad na isinasagawa dito sa May St. John Cathedral na bahagi ng pagunitan ng Semana Santa. Ngayong umaga ay sinimulan na yung pabasa na yan ay nag-start 7 a.m. ngayong araw at magtatapos nga yan alas 7 ng umaga bukas. At para malaman pa natin kung ano ba yung kahalagahan ng pagunitan ng Semana Santa, ano yung mga aktibidad na aasahan natin sa buong linggo at ano yung mensahe ng Simbahang Katolika para sa mga deboto ay makakasama natin walang iba kundi si Reverend Gerald Jimenez, ang resident deacon ng St. John Cathedral. Good morning, Reverend. Morning din po. Reverend, unang-una sa lahat, gaano po kahalaga sa Simbahang Katolika sa mga deboto ang paggunita ng Semana Santa? Ang Semana Santa ay pagninilay ng pag-ibig ng Diyos. Primarily dahil ang Diyos binigay niya ang buong sarili niya at buong buhay niya sa atin. Ang kahalaga ng Semana Santa ay ito'y pinakasentro ng selebrasyon ng pagiging Katoliko dahil dito pinagninilayan yung pagkamatay, pagkasakit ni Jesus sa krus at muling pagkabuhay niya. So ito po yung parang summary ng ating pananampalataya bilang isang Katolikong Kristiyano. Yung pong kalaga ng ating Semana Santa po. Reverend, yung pagunita ngayon, kakaiba, kasi after 3 years, kumbaga post-pandemic na eh, sa mga nakalipas po na taon, may mga restrictions, may mga activity na hindi po na isagawa dahil nga doon sa restrictions. This year, kumusta ho? Ano ho yung mga aktibidad na asahan natin para ho sa pagunita ng Semana Santa? Mapalad tayo dahil ang Diyos maawain dahil after 3 years, nagkaroon tayo ng ano na po, na parang papus pandemic na tayo na bumabalik na tayo sa old normal. Dati po, sobrang restricted tayo na yung distancing, sobrang nasusunod. Pangalawa, yung very restricted yung mga tao kung ilan lang pwedeng pumasok sa simbahan. Ngayon, bumabalik na tayo sa dating old normal. Ang pinakamagandang panyaya ng simbahan, maliban po kasi purong meron tayong live mass, ngayon po inanyaya ng mga tao na mismong makiselebrate na tayo mismo sa ating simbahan upang dumalo sa ating misa. Ang changes na this year, una ay inanyaya ng mga tao na ngayon kapag tayo tatanggap ng komunyon, bababa na ang face mask. Dahil ang tinatanggap ay hindi lang po simbolismo pero si Kristo mismo. So maliban po yon. Pangalawa po, inanyaya na rin ang mga deboto natin na pwede natin haplusin, halikan ng ating mga imahe, mga statwa, lalo na po kapag Good Friday celebration. Dati, hanggang baw lang tayo. Ngayon, pwede ng haplusin, pwede ng halikan. Tapos ikatlo, ito yung pinaka-highlight ngayon. Ito yung pinaka-importanting celebration dahil nasa post-pandemic era na tayo. Ibig sabihin, mas marami nang dadalo sa prosesyon. Mas marami nang dadalo sa mga devotion. Mas marami nang nakikibisita iglesia. So ito yung mga grasyong natanggap natin ngayon sa Semana Santa after 3 years nang nag-struggle tayo sa COVID po. Reverend, ano ho yung pinakamensahe? Ano ho yung nais nating ipaabot o ipabatid sa mga deboto ngayong pagunita ho ng Semana Santa? Aside of course sa pagninilay-nilay, napaka-importante ho niyan. Pero ano pa ho yung nais po nating sabihin sa mga deboto? Sa panahon ngayon ng Semana Santa, napakaganda kasi may long weekend tayo. Hindi po ba? Pero ang ibang klaseng pamamahinga ang gagawin natin itong Semana Santa. Marami po sa atin excited magbakasyon na. Pero itong Semana Santa, ang papamahinga natin dapat ay nasa simbahan. Kasi ito yung oportunidad na mamahinga tayo sa ating Diyos. So ano yung pinaka-mensahe ng ating Semana Santa ngayong taon? Dalawang bagay po. Una, ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ang awa niya sa atin. Dahil yun lang naman talagang dahilan kung bakit nagpakahirap, nag-alay ng buhay siya sa atin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang pinakamensahe ng simbahan ay dapat din tumugon tayo sa pag-ibig ng Diyos sa ating pagmamahal niya sa atin. So anong imbitasyon sa atin? Huwag nating sayangin. Kaya nga po tawag sa linggong ito, mahal na araw. Kaya sa araw-araw dapat isipin natin, dumalo tayo sa misa
Dahil pag ninilay natin, dapat natin igunita ang pagmamahal ng Diyos sa atin bawat araw. Oh, and Reverend, importante nga eh, na diba ang Diyos ang unang umibig sa atin. Nagre-respond lang tayo doon sa pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. So definitely, hindi lang sana tuwing Holy Week maalala yung kabutihan ng Panginoon, kundi everyday sa ating buhay. Reverend Gerald Jimenez, ang resident deacon ng St. John Cathedral. Good morning, Reverend. Joanne, yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban at Reverend Gerald Jimenez.